Jumbagla. Okay, we're live. Magandang gabi, TRCP. Magandang gabi. Good evening po, mga ka-TRCP. Yes, magandang gabi sa iyo, Ma'am Jamie. Kumusta ka na? Magandang gabi, sir. Eto, okay naman. Doing well ba? Kumusta dyan sa malamig na lugar na Baguio? Malamig pa rin, sir. Although, eto nga, as I mentioned earlier, medyo nag-increase kami ng aming, we have heightened restrictions at the moment. Ooh. Pero, ayun lang. Same, keeping safe and staying home as much as possible. Medyo ano nga, no? Medyo ingat-ingat lagi tayo. So, magandang gabi mga TRCP, we're live on Zoom. So, medyo ano siguro kayo, magugulat kayo sa mga viewers natin. Bakit kami, bakit nasa Zoom ang TRCP? Bakit wala dun sa dati namin portal na ginagawa, which is the StreamYard. So, mga ka-TRCP, kaya po tayo nasa Zoom dahil ang ating guest for this part 3, Ma'am Jamie, di ba? Ano bang continuation ito, di ba, Ma'am Jamie? Yes, this is the part 3 of the introduction ng ating mga OM Circle, members of the OM Circle. And of course, for the last 2 episodes, we got to know yung ibang members po natin. So this time, we have a new set of guests naman para we get to know their business. And of course, ma-support din po natin sila. Yan. So, sa mga bago nating viewers, ating mga bagong tune in pa lang sa Facebook natin, part 3 ng OM Circle. So, ano ba yung OM Circle? Para po sa inyong kaalaman, ito yung mga official members ng TRCP na mayroong business na hindi related sa sasakyan. So, basta hindi related sa sasakyan, sila official members, sila po ay pwedeng magsumali sa OM Circle ng TRCP. So, yun po yung isang way natin para sa mga official members na tulungan sila sa in terms of advertising and promoting their businesses. Di ba, Ma'am Jamie? Yes, tama po yan. So, we're looking forward. At syempre, since yung mga kasama po natin sa OM Circle are located in different parts of the Philippines, syempre, kung malapit po sila sa inyo, well, you are in luck. Kasi at least meron po kayong mga ka-TRCP na malapit sa inyo and you can support each other. Tama. Alam mo, ang ganda, Ma'am Jamie, nung makita natin na yung ibang members natin ay bukod sa sabihin na natin nag-a-avail ng kanilang ng products or ng services ng ating OM Circle, they have a chance to get to know each other. Ayun. Tayo sa kalsada, magkakasalubong tayo, uy, OM, hanggang blink lang eh, di ba? Pero this time, meron talagang connection, may interaction silang ginagawa dahil nakikilala nila lalo yung mga kasama nilang official members. Yes, tama yun, sir. Yan. So, bago tayo mag-start ng part 3 natin, mga viewers, we encourage everyone to share the link live on our Facebook page. I-share nyo po ito sa timeline nyo, sa mga group chat natin, para nang sa ganun ay lalong mas lumawak yung reach natin para sa ating ginagawang online show na ito. So, nakikita mo ba, Ma'am Jamie, ang mga nag-comment? Ang mga ano? Oo nga eh. Sa page makikita natin kasi iba yung setup natin ngayon. Medyo kailangan natin ng dual gadget. Yan. Pero dito batiin lang natin ano, si Sir Renato Lonto, magandang gabi sa iyo, boss. Sir Archie Dato, magandang gabi po. Yan, Basa from Iligan City. Yan, tamang-tama. Pag mag-comment po kayo, ilagay nyo kung saan kayong location. Yes, kasi, akong official member na po yung OM number natin. Tsaka yung badge number nyo, kung anong number kayo. Sir Jovan, yan. Siyempre, ang ating kasama dito. Okay, so yan. We already have 14 viewers. Sa gitlang, i-share ko lang din to kasi maganda tong
topic natin na to. At ito yung last part. Pero don't worry. Yan ang masasabi ko naman, Ma'am Jamie. Don't worry kasi yung mga iba nating OM Circle members ay bibigyan din natin ng chance sa mga susunod na episode natin. Di ba? Yes. Okay. So siguro, ma'am, ipakilala ko na yung ating mga guest for this evening. It's a privilege for me and for TRCP na ipakilala ang mga ito dahil hindi lamang sila basta official member, kundi sila ay very supportive official member. Yan. So unahin natin, ito una nating guest, ito ay former Air Force officer. Wow, man in uniform. talagang matikas na matikas to. From Pampanga. Yan. Yung kanyang business ay ang pangalan ng kanyang business ay EM Corp or M Corp Business Operation. Yan. So malalaman natin kung ano ba to. Let us all welcome Boss Chris Capranca. Boss Chris, welcome po. Magandang gabi po, Visayas, Luzon, Visayas at Mindanao. And sa ating mga boss ngayon po, si Ma'am Jamie at si Sir Marwin. So, tulad na nabanggit po ni Sir Marwin, ako nga po pala si Lieutenant Colonel Crispin Capranca, retired officer po ako ng Philippine Air Force. And as of now po, ako yung business operation dito sa Pampanga with regards to M Corp products. Yeah. So, yung amin pong, bago ko po, ako po. Boss, introduce muna natin yung iba nating guest. Bigyan natin sila ng konting patikim. Kasi nagulat ako, kayo pala ay retired Air Force officer. Talagang ibig sabihin ay galing sa serbisyo. So ini-enjoy na ni Boss Chris yung kanyang ibang mga... Fruits of his labor. Saka free time. Yan. Kasi syempre, iba yung nasa Air Force. Lagi ka naka-duty niyan. 24/7. Yep. Okay, salamat Boss Chris. Ano? Pakilala muna natin yung iba nating mga guest for this evening. So ang susunod naman po natin ay ito. Ano ko kilala na nag-guest na natin siya before, Ma'am Jamie. If yes, you can remember. Siguro ikaw ba yung ano noon, yung host? Tay. Yes, yes. Ay kayong dalawa ni ano. So yes, siya po ay isang business career, business woman. Talagang businesses, maraming S. Yeah. Siya po ay owner ng at financial manager ng Sun Life Canada. Let us welcome Ms. Gladys Caralipio. Clap your hands. Hi! Good evening! RCP! Ayan! Advance happy third anniversary, everyone! Hey, thank you, ma'am. Welcome back, ha. Second time on the show. Woo! Yes, thank you so much. Okay, so... Welcome, Ma'am Gla. So, in a while, ano natin sila? I-ano natin, kausapin natin, tanongin natin. Okay, so, next natin naman ay ito, former bank employee, entrepreneur, independent distributor of USANA Health Sciences and Health Benefit of MaxiCare Healthcare Corporation. Yan, let us all welcome Sir John Mar F. Enriquez. Hi, ka-TRCP. Good evening. And kung may OFW tayo, good morning siguro. Oo nga. Magandang gabi sa JM. Magandang gabi po. Thank you for having me here, Ma'am Jamie and Boss Marwin. And yes, thank you for giving me this opportunity to have this kind of meeting or our... Ito, also, happy third anniversary na rin yeah. Sa ating mga members. Thank you. Nakakatuwa naman ano meron tayong mga ano mga OM na talagang naka-attend ngayong last part ng ating show. So ayan. So and our last but not the least, syempre, ipakilala ko sa inyo ang isa sa ating part ng show na ito ngayong gabing ito. Siya po ay may business, ang kanyang business ay computer trading. Yan. And let us all welcome mga ka-TRCP, Sir Boss Jayhan. Boss Jayhan, magandang gabi po.
Hello sa inyong lahat. On behalf of Jayhan, just may introduce sa inyong lahat. We do sell different kind of laptops, computers, and all parts dito sa Cebu. Wow. So, okay. Magandang gabi, Boss Jayhan. At syempre, yung bumubuo po ng ating guest for this evening, Ma'am Jamie. Yan, apat na ating OM. Yan, ang dami nating guest ngayon. Oo nga. Okay, so Ma'am Jamie, itanong muna natin isa-isa para malaman natin kung ano ba yung kusan ba yung location muna nila. Tama ba? Oh, yan. So yun nga, like we mentioned earlier, so first, para po magka-idea yung ating mga ka-TRCP about your businesses, please tell us something about your business. Unang-una sa lahat, where you are located, of course, and maybe a short summary of the services or products you offer. So, sinong unahin natin, Ma'am Jamie? Sinong unahin natin? Siyempre, yung nag-iisa na ating lady dito, Ma'am Gladys, ikaw na mamauna. Grabe, favorite ako. Ayan, good evening everyone. Hindi ko kayo nabate. Sir JM, Sir Chris, Sir Jaytan, Sir Marvin, and Miss Jane. Ayan. My business, I would like to start with, I am a CPA by profession. So, I conduct tax seminars, tax consultancy, and bookkeeping, and that's ginagawa ng CPAs. Thank you, Doggy. Charing. For the support. Ayan. As a Sun Life financial manager, nag-work na ang another batch of financial advisors to spread financial literacy para ma-duplicate yung sarili ko. Masyadong feeling. Charing. Okay lang yan, Mom. Hindi talaga ako seryoso. I mean, seryoso ako magsalita, jolly-jolly lang tayo, ganon. Kasi boring kapag ka masyadong serious, diba? Nakakapangit. Also, ayan, sabi nga ni Sir Marvin, I have businesses but I will focus on Estilo La Vie. Estilo La Vie is my dream brand. Why? Kasi it aims to help mga tulad kong sexy, charit. Mga extra curvaceous ladies to have extra self-confidence. Wow. Na hindi lang pang slim or slender ang pagdadala ng mga damit. That's why I love dressing up kasi. So those are my businesses. Located ako right now in Batangas. Kasi we can do our job naman online. Mm-hmm. So anywhere nationwide, ayan, we can cater that. And service and products, mostly sa clothes, yung Estilo La Vie, I'm focusing on clothes. For my CPA, yun yung profession ko, and yung sa Sun Life, anything about insurance, investment, how to save, etc. I will educate you. There you go. Thank you, Ma'am Gladys. Thank you. Okay, sunod naman natin ay si Boss JM. Iyon naman. Ayan, thank you for having me. My name is Jem Enriquez, katulad nung karamihan dyan. I'm entrepreneur by profession na ngayon. Dati, former bank employee nga. And my nature of business is more on distributor. So I'm a distributor of Sun Health Sciences. So anything na that helps our body to become healthy, so mga vitamins and minerals. And aside from that, I am a health benefit agent of Max Care. So a lot of people right now is looking for this health insurance, di ba? Kasi nga alam naman natin yung threat ng COVID ngayon. And I mean, what we are offer is, of course, if in Max Care, we offer budget friendly healthcare services na tipong talagang we pay for a minimal cost and we avail the value nung kumbaga more on health card, so health insurance. So
we buy for a minimum cost, and then yung benefit is more on at least masubside yung bills natin sa hospitalization, right? And also my goal in Usan Health Sciences, since we are in health, health threat ngayong pandemic, we offer vitamins and minerals to protect our body and to at least boost our immune system. And by the way, no, ang maganda lang with our vitamins is talagang nakakatulong siya to become healthy as well, na especially ngayong pandemic, ba mas kailangan natin maging healthy. And yun, just message na ako if you have questions or anything na talagang ako parang ang galing nga eh, naging inline yung business ko sa health, and talagang siguro very timing lang din since this is we are on pandemic, and most likely I'm willing to help you guys na course kung ano man yung maging health concern natin. So yun lang, thank you so much. Thank you, Boss JM. Nakakatuwa, no? Nakakita ko talaga, Boss JM, yung smile niyo, butagatega. Talagang iba ang nagawa siguro ng USANA sa kanyang sarili mismo. Salamat, Boss JM. Medyo nawala lang sa connection si Boss Jehan, pero sana makabalik siya, no? Sunod naman natin, si Sir. Kayo na po, Sir Chris. Sir Chris? Talagang... Nasaluduhan natin. Okay. Boss, naka-mute lang tayo. Unmute po natin. Yan. Ayan. So, good evening po once again sa ating mga live viewers at sa ating mga hosts at ating mga kasamaan dito ng mga entrepreneur. By the way, yung business po namin, ako po yung center owner dito sa Pampanga na, with regards to MCOR products, which is ang aming product carrier po, yung tinatawag natin na ito po, nakikita, yung 24 Alkaline C. Ito po yung product carrier po na which is number one po dito sa Philippines, and also meron na rin po tayong mga dealers sa mga ibang bansa po. Ang kagandahan po dito ay tulad nga po ngayon pandemic, so marami na pong proof, even the the president po ng MCOR, yung si Ms. Cheryl Edman, ay naging COVID patient po siya or naging positive po siya sa COVID last April po. Ito lang po yung ginamot niya, nag-mega dose po siya. So after 3 days po, advice po ng company doctor na mag-mega dose. So after 3 days po, negative na po siya na magpaswab. So yun po kagandahan ng product ng MCOR, which is available po nationwide sa mga dealer and center po ng MCOR. So dito po sa Pampanga, just text me doon sa number ko mamaya na ipa-plus natin. So yun po muna yung aking So marami pa po kami products na ng MCOR na pwede natin pagkakitaan at pwede natin pong ipamahagi sa ating mga ka-TRC. Yan. Okay, salamat Sir Chris. Ma'am Jamie, siguro bago tayo po mag-proceed dun sa iba pang question, ano? Tanong ko lang sa inyo mga ating mga OM circle, si Ma'am Gladys, di ba meron kang pampasexy? Pampahealth, di ba tawag niya? Pampasexy, pampahealth, ano ba? Interesado Sir Marvin, no? Baka... Sige. Anong pampasexy? Ano? Ano pong pa-sexy? Pang diet pills? Ganon? Hindi, yung sinabi mo kanina, yung... Okay. Yung ano ko, clothing line. Clothing line na specifically tailored for curvaceous ladies like me. Mukhang kailangan ko niyang... Yung mga ano, plus size women na feeling nila wala silang self-confidence. Kasi... parang since bata pa, tinutukso, mataba, baboy, you know yung mga ganun. Yes, yes. Na parang, kasi yung society natin, ang tingin sa mga bigger sizes women, pangit. Diba? Mm-hmm. Aminin natin yan. Parang ang standard na society is kailangan 36, 24, 36 ka para maging sexy ka. Oh. Pero hindi eh. When you have the sexiest self-confidence, magiging sexy ka. Yun. Ayun ang gusto ko itanong.
tinutulungan nyo ang mga customer mag-boost ang self-confidence. Tama ba? Yes. Yeah. Yes. Kasi yun ang sobrang hirap magkaroon, to be honest. I've been there before. Pero kailangan mo i-accept yung sarili mo. Walang ibang magmamahal sa'yo. Unang-una, hindi ikaw. Maiiwan ka ng lahat. Of course, aside from the Lord, di ba? Ikaw mismo sa sarili mo, you have to accept kung ano ka man, kung sino ka man. And you have to enhance yourself lang. Para ma-feel mo, hindi naman masama eh. Tama, tama. Oh. Boss JM, ito follow-up question ko sa'yo. Ano? Ikaw mismo ay nakatitake ng USANA, tama? Yes po. So, based on your experience on yourself, ano yung mga nakita mong improvements? Right now, parang talagang true believer ako ng products ni Sana. And, Boss JM, maputol kita. Before ka mag-take niyan, merong, ikaw ba ano ba yung lifestyle mo? Meron bang something na... May difference ba? Yes. Yeah. Yun. Tama, buti na tanong mo yun, Sir Mark. Hindi talaga ako din sa health. I mean, parang... sabi nga, pag nagkasakit ka lang, doon ka lang inom ng gamot and wala akong pakialam dati sa health. And when I started taking vitamins, actually before hindi naman din talaga yung sanitary take ko. Pero nakita ko importance ng vitamins sa katawan kasi unang-una, actually before is constipated ako. Meaning hindi talaga ako nakakadumi for a day, ganyan. And nahirap lang dumumi. And may mga bagay na nung nag-work pa ako sa bangko noon, talagang pag medyo pagod talaga, hindi kaya ng katawan, parang nahihirapan din akong mag-cope up na parang gumising ng maaga, parang matamlay, parang iba talaga yung dating. And when I started taking vitamins, actually especially itong USANA, I saw the difference, yung constipation, and ako, 'di ba? Obviously naman nakasalamin ako and malabo yung mata ko because of siguro nature work before. Pero the good thing is meron kasi specific vitamin C sana na nakatulong din sa eyes ko, and kagandahan lang is ang tendency kasi ng mata natin daw is pag nagsalamin ka and you have the grade, 'di ba, pataas daw yan, tumataas yung grado mo every year kasi nag-a-adjust din yung grade mo nga. So the good thing is na-maintain niya yung grade nung eyes ko. And talagang nakatulong siya sa dry eyes ko siya. Kasi nga sa work ko ang nature ko is computer din. So hindi ko rin maiwasan na mag-dry eyes siya. So very important din na talagang binibigyan natin ng vitamins yung katawan. So malaking bagay. Actually Sir Marwin, no, nung January lang itong year, tinangkaso ako, di ba nakakatakot magkasakit nga. Kasi parang parang COVID na daw yan. Kasi kumbaga parang magkaroon ka ng symptoms. COVID yan agad. Pero alam mo, ang gandaan pag healthy yung katawan mo and nagre-react talaga, meron kang good immune system, hindi siya, nagtrangkaso ako pero hindi siya tumagal. Mabilis na ka-recover yung body ko. And talagang yung inaakala ko na COVID talaga talagang hindi siya, buti na lang hindi talaga siya COVID. And yung body ko is, yung mabilis talaga mag-recover yung body pag pinakain natin siya ng vitamins and minerals. Yun naman din talaga yung tendency natin sa food, diba? Ang goal natin is magkaroon ng food yung katawan para may energy tayo, we have the health, yan. So, parang food supplement. So kailangan natin ng malaki, Boss JM, ang naging contribution nung pag take mo niyan before hanggang compare sa hanggang ngayon. Opo. Kasi 'di ba sinabi mo na maintain mo yung grade nung salamin. So ibig sabihin hindi na maintain yan, mga ganito nakakapal yung salamin. Makapal, oo. Kasi yung kapatid ko umabot siya sa 400 yung grade nung salamin. Kaya grabe talaga. Ayun. So I'm sure binigyan mo na rin yung USANA. Oo nga eh. So lahat kami actually family. So I provide them yung USANA vitamins sila. Thank you, Boss JM. Okay, sir Chris, yun naman. So follow up ko lang dun sa natin. So
si 'di ba pinakilala natin kanina Ma'am Jamie si Sir na ano Air Force retired Air Force yes. officer. Yan. So boss, ito bang M4 bago ka mapunta diyan or after mo ba mag-retire saka ka napunta diyan or hindi ka pa o on duty ka pa is ano ka na? Nasimulan mo na 'yan. Nag-retired po ako last year lang po pero yung M4 po nag-start siya ng 2015 then ay nag-enter po ako sa M4 ng 2017 so almost 4 years na po ako sa M4. Yung company po namin is 6 years na po sa December. Then yun nga po nung makilala ko yung vitamins ng M4 which is sodium ascorbate 24 alkaline C. So nung siyempre po military 24/7 yung duty. So, kailangan mo mag-take talaga ng vitamins. Pero before, hindi ako talaga nag-ano ng vitamins. So, ito lang makita ko yung benefits ng 24 alkaline C. So, nag-start po ako mag-take niyan. So, after ng duty, parang wala lang sa'yo. O, ganun pa rin yung ano mo, yung itsura mo or yung pakiramdam mo habang after mag-take. Tapo. Di ba sabi ni Ma'am Jamie, sabi ni Boss, 24/7 ang duty niya. Tapos, nung nag-take siya habang siya naka-duty, hindi mo nararamdaman yung pagod? Ganun ba yun? Kahit puyat ka, ano, pagdating ng umaga, same pa rin yung ano mo, aura mo, parang ganun. Okay. So tested na po siya. Talaga. Yun. Okay, thank you Boss Chris. Kitang-kita naman sa inyong kapugian. Yan. Naka-TRCP shirt siya. Oh. Naparuhiya naman ako. Naman naka-TRCP shirt. Okay, Ma'am Jamie. Sa nabahin yung TRCP shirt. So, alkaline po yung content mismo niyang supplement. Sir Chris. Sodium ascorbate po siya. So, crystalline po siya. Kaya, ang equivalent po ng isang ano, isang capsule niya, kung kakain ka ng apple, 20 apples. Kung kalamansi po, 100 kalamansi. Kung saging po naman, 20 na banana yung equivalent ng isang capsule. Ayan. So sa isang capsule ka na po, kaysa dun sa mga prutas na kailangan mo na ma-accumulate yung ganun dami para mo lang ma-accumulate yung equivalent niya ng milligram ng sodium ascorbate. Okay, so Ma'am Jamie, bago natin i-proceed sa second question natin, batiin lang muna natin yung mga viewers natin for this evening. Okay. Si Sir McCoy Ballesteros, OM1113, magandang gabi po. Fatima Gallardo, magandang gabi po. Emerson Amurao, yan. Si Boss Christian, uy, Yusana. Mukhang naging Yusana to, Boss JM ha. Si Eric Tina Protesta Mijares, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Ay, nalilimutan nyo kung saan kayong location, ha? Huwag nyo kalimutan kung saan. Oo, saan po kayo? Ano? Oo, i-message nyo yan. Sir Albert, yan. Soriano and Albert Luna, magandang gabi po. Yun, may iba isiya. Sir Albert Soriano. Dandy, magandang gabi po. Sir Wilbert, yan. Sino pa ba? Sir Jovan, ang dami nating viewers na yun, oh. Yan. Oh, si Miss Cheryl, oh, nag-aal 24 alkaline C siya. Uy, so kita mo, meron pala Boss Chris, may viewers tayo na, no? Watching from Pampanga, Cheryl. Ma'am Cheryl, maganda gabi po. Yan. Okay, so bago natin i-proceed, Ma'am Jamie, gusto nating bigyan ng itong mga viewers natin ng something special for this part 3 of our OM Circle promotion sa kanila. Mga ano ba ma'am ang ating ano challenge sa ating mga viewers for this evening? Ayan, syempre because we're talking about businesses and yung paano po tayo at paano i-survive itong mga business na to through the pandemic, yung po yung next natin actually. So, we'd like to hear your ideas din po mga ka-TRCP on how to start a business, ganyan, ideas on how to start a business, and, or siguro, how to come up with an idea of a new business, ganyan. So, i-share po natin yung mga sagot natin in the comment section.
So mamaya po, yung ating tatlong, actually apat po sila, si Boss Jehan, sana makabalik siya, pipili po sila ng the best na comment na magustuhan nila. Basta wag, mga guests natin, wag isa lang ang pipiliin nyo, ha? Baka paras kayo piliin. So pag napili na, piliin na tayo ng iba. Yan, pipili po sila mamaya before our show ends. At ang mapipili po nila ay syempre, ibigyan natin ng something special naman. Okay? So comment your, inspire us through your comments, mga TRCP, para ma-motivate naman ang ating mga kabasa niyan sa makapagsimula. Gusto I'm sure Ma'am Jamie, di ba? Ito, mga guest po natin, marami talagang gustong mag-business ngayon pero hirap sila kasi hindi nila alam kung paano nila sisimulan. Yan, tama yon. Through your comments, makakatulong po tayo dyan. Okay? Okay, so Ma'am Jamie? Yes, so ang next question po natin naman is, of course, medyo napahapyawan na natin yan kanina, which is, how your business was able to cope during this pandemic? Kasi actually, hindi na natin maitatanggi na mas madaling mag-business if you can easily interact with the customers, the clients, yung mga ganon. Iba pa rin yung ganon, di ba? But these days, our movement is restricted and limited. So, how were you able to cope with the pandemic and, you know, alongside your business? Okay. This time, mag-start naman tayo kay Sir Chris. Thank you po, Ma'am Jamie. So, sa this pandemic po, naging yung ating business po ay naging isang karamay natin nitong pandemic kasi although marami tayong product, pero sabi nga na iba limited yung pag-deliver mo. Pero sa online, ginamit po namin ito sa, through online business. So, po sa Facebook, sa Instagram, o call a friend, ganyan. So, then kung kailangan nilang i-deliver, yung mga riders naman po, hindi naman sila restricted sa mga area. Karamihan, hindi naman sila restricted. Then yung atin naman pong mga courier is available naman po siya. So, through, paano namin napapadala? Through LPC, to nag-promote na tayo. Sa mga courier po natin, pinapadala yung mga order nila po. So, through online po. So, naging number one po yung Alkalines sa pag-deliver po o pagtulong sa ating mga kababayan during pandemic po. At during pandemics po, yung ibang company nagsara, pero yung M-Core po lalong lumakas po yung kanyang product dahil nga po dun sa 24 Alkalines at saka iba pang product ng M-Core. Okay, good to know. Ayun nga din po yung advantage ng ating mga courier services, no? And I'm sure nakaka-relate dyan yung ating ito, mga ka-OM circle. Si Sis Gladys naman. Akala ko last ako. Gitna naman para maiba. Ayan. Yung question was, how do you cope with this pandemic, di ba? Number one, kailangan adaptable ka. Nung nag-lockdown ng March, lahat tayo nagulat. Last year, lahat tayo nagulat. Parang, ano na ang gagawin natin? We're so sanay mag-face-to-face, pupunta sa from clients to clients. Pero, with the lockdown, parang nag-stop lahat. So, okay lang kung huminto ka nun. Pero dapat, hindi ka nag-stay na nakastop. You have to be adaptable. Kailangan, first thing na iisipin mo, paano ako makakasurvive? So, maraming ways. Number one, nandyan ang online. Online selling. Sa business namin, yung physical store, hindi yan pupuntahan. Walang bibili ng damit that time. That's why, kailangan mo magtalon sa another platform, which is live selling. Diba? Ngayon, ang mga tao, more on online shopping, more on online delivery. Tama yung sinabi ni Sir Chris. Diba? That's why, kailangan hindi ka matatakot sumubok. It's okay to fail. Kasi yan yung way mo para matuto ka. With Sun Life,
I can teach my clients online. Nandiyan ang Zoom, nandiyan ang Google Meet, nandiyan ang video calls through Messenger. You just really have to think of ways. Huwag kang mauubusan ng ideas. And kailangan, naniniwala ka sa product mo, sa ina-endorse mo. Tama yung mga questions si Sir Marvin kanina. Ginagamit ba natin yung product? Naniniwala ba talaga tayo dito? Or baka sikat lang kaya ka nag-join sa bandwagon, 'di ba? Usually kasi ganun ang mindset. Ay, sikat to, itong gagawin ko. Ay, madaming bumibili nito, ito yung ibebenta ko. No. Kailangan you really do believe in the product, ginagamit mo. Meron kang credibility to sell or to market. Hindi na nga sell eh. Kasi ang mga tao, they are basing on your story. On your true story. Hindi sa basta marketing strategy. Paano mo masasabi na maganda yung damit kung hindi mo sinusuot? Paano mo masasabi na yung investment na to ay swak sa tao na to kung wala ka naman kahit isang investment? Hindi ako pwede mag-transfer ng knowledge kung ako mismo walang knowledge about the product. So regardless kung yung insurance coverage ba is sobrang laki or sobrang maliit, kailangan naiintindihan ng tao, na-educate mo. Hindi pwedeng sige ng sige kasi dun ka babagsak. Huwag kang gaya-gaya. Kung hindi mo naman kaya, panindigan. Gawin mo, ikaw mismo, ano ba ang skills ko? Marunong ba ako mag-bake? Marunong ba ako magluto? Mag-handcraft? Doon ka mag-focus sa strength mo. And think of ways na ine-enjoy mo yung ginagawa mo. First, you have to learn for you to earn. Okay? Nag-speech na ako dito. O hindi, ma'am. Ako, nakikinig ako. Nakikinig talaga ako. Correct. Mahalaga yan. Ganda. Ha? Boss JM, Boss Chris. Diba? Yun. And lastly, ganda. For you to get started, you have to start. Para may makamit ka, magsimula ka, gawin mo. Huwag puro isip. Kumilos ka. Okay? Ganun. Mahalaga din kasi talaga yung own testimony mo, no, of the product or service that you are offering. Tama naman yun. Agree ako dyan. Thank you, candidate number 2. Let's now call on candidate number 3. Ayan, kay Sir JM naman tayo. Actually, na-try ko na rin mag-usan eh. Ayan, hindi ko alam kung may sasabihin pa ako. Nasabi niya ata ni Miss Glad. Anyway, ayun. So, I agree with that with Miss Glad and kay Sir Chris po na talagang nasa online na tayo eh. And talagang tayo is kailangan talaga natin i-adapt yung situation. Kasi nandiyan yan eh. So, since di natin mabaging situation, siguro yung sarili natin siguro kaya natin baguhin. And ako, how do I cope up with pandemic? Actually, bago pang pandemic, I started this business and talagang nakapag-establish na rin ako ng other customers. And the good thing lang is this pandemic is mas na gumanda pa yung takbo ng business kasi nga people are talagang they are concerned with the health, aware na sila na paano maging healthy, and talagang yung threat talaga ng health is mataas yung risk ngayon yung talagang paano natin ngayon. And siguro kaya rin talaga nag-survive din yung business ko yung pandemic. Unang-una siguro yun nga, parang tumiming din sa panahon natin ngayon na health talaga yung pinaka-importante. 'Di ba parang nawalan ng value yung pera, no, kung nakikita natin na ganun kaano yung health, na hindi kayang palitan ng pera lang, 'di ba, yung mga nagkakasakit, etc. Kaya kahit nagkapera ka and talagang tinamaan ka ng COVID, wala talaga, ganun talaga. So talagang health tayo. And pangalawa is actually last year since dumami yung naging client base ko, hindi lang yung mga loyal customers ko, naging mapagbigay ako last year kasi I gave a lot of freebies talagang. Siyempre
itong pandemic, kailangan din natin mag-share kung ano yung meron talaga tayo. And ako, naniniwala ako na pag nagbigay ka si Lord, I'm not promoting religion, pero ako naniniwala ako pag nagbigay ka sa kapwa mo, talagang si Lord, parang ibibigyan talaga sa iyo yung blessings na sabihin natin na hinihintay natin before pa, long before pa siguro na talagang kailangan natin. And naniniwala rin ako na kapag talagang maganda yung products na binibigay mo sa tao and talagang nakakatulong, yung tipong, di ba, hindi tayo nandadaya or hindi tayo nanlalamang din sa kapwa natin. And binibigay natin whatever yung value nung binibigay nila, yung binabayaran nila sa atin. And ako, actually last year I exceeded my expectation. Eh, parang yung client pag bumili sa akin, hindi lang yung products yun nga, mabibigay ko sa kanila, kundi kung ano yung pinakamataas na value, yung high value material last year, yun yung binibigay kong freebies. Ano ba yung mga value na yan? Face mask, yung alcohol, yung kailangan natin last year, di ba? So, talagang kung may business ka ngayon or siguro kung gusto mo talaga mag-start ng business, ako, I highly encourage you to give value to people, di ba? Yun naman yung bottom line, kaya rin nag-business tayo. To give value to other people. So, yes, I'm glad they give value by giving security sa sunlight and si Sir Chris sa health tense, ba? So, ayun lang siguro yung pinaka ma-share ko na message for those people na nanonood ngayon sa live natin, na you really give value to people kasi you'll never know kung kailan din ibabalik sa ni Lord yun, kung kailan din babagsak sa ni Lord yung mga blessings niya. And truly enough, ako, I'm talagang big testimony of how I blessed this pandemic, di ba? Kung how we give value to other people or how we help other people, especially ngayong pandemic. Kasi naniniwala ako, meron kang ibibigay sa tao. Meron ka talaga. Meron kang skills eh. Meron ka na, siguro meron kang passion or meron kang gustong gawin na may mga ideas kay. Siguro yun, sinabi rin ni Ma'am Glad, start mo lang yan. Huwag ka matakot mag-fail. So yun lang, Sir Marvin. Ganda, thank you so much. Ganda na sinabi ni Boss GM na yun. Sa pool na sa pool talaga sa mga tanong na itatanong ng ating mga viewers. Sagot mo na agad. Ito, follow-up pa, Ma'am Jamie, kay Boss Chris. Boss Chris, ginagamit mo ba ang minabanggit ka kanina, courier, di ba? So, ibig sabihin, ngayon, as of the moment, yung pag-cope mo sa pandemic na ito, na-maximize mo ngayon yung paggamit ng mga courier services. Opo. Yung ating, kasi diba dati naman yung ikaw yung mismo ang magdadala sa customer, di ba? Opo. Pero ngayon po kahit ginagamit talaga natin yung mga courier po. Kasi kahit tama po. Kasi we really evolve on the terms of delivery services pagdating diyan, kasi tingnan niyo 'di ba dati? Sabi na natin LBC, JRS at saka ano pa isa, JNT. JNT actually recent lang yan. Pero yung LBC at JRS lang saka Togo. Pero ang dami ng lumabas ngayon, di ba? So na-maximize mo, Boss Chris, yun, yung silang lahat. Opo, na-maximize po natin yung mga ganyang courier. So yung products mo, Boss, nationwide na mapapalala. Opo, nationwide po. May mga center po tayo nationwide po. Almost 35 centers nationwide po tayo. So yan, mga viewers, ha, nationwide pala si Boss Chris. Sa palagay ko, si Sir JM at si Sis Glad, ganun din yung sa inyo, no? Yung like yung businesses niyo, for example, yung sa mga, well, sa'yo sana, I'm sure may shipping yan. Sis Glad, dun sa mga outfitan natin dyan. May shipping din yan, di ba? I mean, possible din siya in different parts, tama? Yes, and we offer free shipping nationwide. Wow, ang ganda. Bongga. Ayun tayo ito, Miss Glad, Gladys, nasabi mo kanina, live selling. Okay. Mm-hmm. Hindi ka naman katulad nung nag-trending na ang tagal nag-selling. Sir, gusto ko marinig, Miss Gladys, ano yung experience pa sa pagla-live selling?
Noong una, of course, wala pa naman masyadong viewers niyan eh. Ang supportive lang sa akin parents ko. As in, kada live, para hindi lang ako ma-zero that time. Bibili sila, you know, papamigay lang kita, ganun. Hanggang sa, ayan na, may mga viewers na, nag-share na kasi sila and all. Hanggang inaabot na ako ng 6 a.m. Anong oras ka ba nagla-live selling? Nag-start ako ng 7 p.m. Mm-hmm. Pero eventually, minove ko na siya ng 9. Kasi ang peak ng market sa gabi, for me ah, sa experience ko, 9 p.m. ang start ko, tapos until 1, 2. Yan. Yun yung usual. Pero dumadating sa point as in hindi lang once, twice na nagpo 4 a.m. ako, 6 a.m. Wow. And then, gabi, madaling araw. Yes. Kasi sa morning, nagsasun life ako eh. I do my job as a manager and as a financial advisor. Ginagawa ko yan lahat sa umaga. From 7 a.m. hanggang kung kailan ako matapos. Maraming customer ng ganung oras, yung madaling araw. Yes. And sometimes, kahit 10 lang yan, Boss M, Sis Jamie, kahit 5 lang yan, as long as buyer. Mm-hmm. Actually, tama yun. Ito ha, si Madam Inuts. Ang dami niyang viewers, thousands of them, pero walang nagmamind kahit isa, di ba? Pero dun siya sumikat. Sa part ko, ang viewers ko, 10, seldom lang mangyari na 20 and up, pero yung mga viewers ko na 10 and below, lahat buyer. Hindi ako nag-exaggerate. Lahat buyer, and naging suki ko na sila, and may tawag na nga ako sa kanila, yung mga pala decision squad. Kasi ganda ng tawag mo. Yeah, kasi yung pala decision squad, sila na nagbibigay ng discount sa sarili nila pag nag-bundle sila. Means, bulk talaga yung order. So, ito yung discount. Okay, kung kaya naman, why not? Kasi doon mo, repeat customers are better kesa yung mahal mo siyang mabebenta tapos isang beses lang siya kukuha. Tama. So, ganon. And parang ganyan yung style ng mga in-check, di ba? Yeah. Correct me if I wrong. Ganon yun, di ba? Yung maliit ang tubo, pero maraming ano. Doon ko siya nakuha, actually. Yung pala yun. Yung mother ko, entrepreneur din. Sobrang mahilig din magbenta yun. So, doon ko siya naman na siguro. Kasi kahit 5, 10, 20 at maximum na patong, okay na sa kanya as long as umiikot kesa tenga yung product. So, doon ako nakakuha. So, ibig sabihin ng Gladys, kung bulk ang bili nila, most probably, nire-resell din nila yun? Mga ganun siguro or something? Yung iba, yes, nire-resell. Pero mostly hindi. Ginagamit lang nila. I was able to ship out, outside of the country. So, Canada, US. Kasi, yung mga gising that time, syempre sa other party. Ayan, yun nga din naisip ko. Kaya naman inaabot sa madaling araw si Steve. Kasi, diba, meron. Tama. Kaya madaling araw, sa ibang bansa, mostly ang mga viewers. Pero meron din dito talaga sa Philippines, as in, nasa Cebu, nasa Manila lang. Yung iba, minimit up ko lang sa Cavite. Kasi diba sa Cavite ko before nakastay. Ngayon dito na ako sa Batangas kasi yung business namin na husband ko is nandito naman ngayon. Magkano kaya, may naisip ako tuloy sa sinabi ni Miss Gladys, Ma'am Jamie. Ano magkano kaya tayo madaling araw EB? Oo nga, baka naman. And also, yung sa live selling, before ako kumuha ng tao ko, ginawa ko siya. Ako, kasi gusto ko nga matry lahat eh. Para hindi mo ako sasabihan na mahirap to, hindi ko kaya. No. Tama. Ikaw mismo. Yes. Kaya ako nandyan to teach you, to educate you. Kasi nagawa ko na siya. Magkakaiba tayo ng facing. Yung learning capacity, kung gaano kabilis, gaano katagal. Pero, I assure you, kaya. Matututo. Yes, matututunan. Ilan ang kasama mo sa live selling? Minsan, kami lang ng husband ko. Siya taga-abroad. Very supportive eh. Kala ko si Sir ang nagmo-model. Uy, minsan, Sir Boss eh. Ganun? Minsan, so damn bag. As in, nakakatawa. Yes. Siguro, blessed lang ako kasi supportive yung partner ko, yung husband ko. As in, kahit anong ipagawa ko, minsan naiinis na siya. Parang kung ano-ano na lang pinapagawa ko. Pero, bakit pera yan eh? Tama. Diba? Ganun. Kumbaga,
support system, napakalaking bagay. Teamwork yan. Yes. Eh, siya din kasi nagbi-business sa morning, so food business naman yung kanya. So, wala talaga puyatan tayo galor. Ganon. Until such time, pumuha na ako ng staff na yun yung kasama ko sa live. And then, another staff na sila na taga-ayos kasi hindi ko na kaya. Parang bibigyan ng katawan ko. Pero, masaya ko. Oh, kasi yun ang mahalaga. Diba? Oh, napapalakpak si Boss JM kasi kita naman sa mukha ni Ma'am Blanche. Oh, alam ko ang Yusana, ano, you can do that ng solo. Pero may team din kayo. Tamba? Boss JM, ito naman. Yes, yes. Ang follow-up question ko sa'yo. No? So, may team kayo, diba? Okay. Yes, so, yes. Paano ngayon, Boss JM, nasubok ang pasensya mo sa ginagawa mo ngayon? Parang napamit yung show. Parang pagdadrive lang, ah. Oh, paano nasubok ang patience mo? Well, syempre, parang tayo rin naman kasi, minsan may pagkukulang din tayo. Kaya minsan, sabi nga, diba, kung yung group or yung sabi nating team mo, minsan reflection yun din yung sarili mo. Kung pasaway ka, pwede pasaway din yung mag-produce mo team. Sa akin, nag-come up lang siguro na talagang since napagdaanan ko rin yan before yung mga ginagawa ng mga ka-teammates ko, yung mga distributors ko na nahirapan din sila sa una and talagang kailangan nilang pagdaanan yan. Kasi minsan, mahirap din kasi i-babysit eh. Parang kumbaga ibigay mo na lang sa kanila. Minsan kailangan nila experience din yung mga bagay na yun. Kasi hindi nila mababalyo kung ano yung ginagawa nila kung hindi naman nila pinaghirapan yung mga bagay na ganun. So ako talagang one-on-one as much as possible, one-on-one yung coaching, one-on-one yung tinuturo ko sa kanila and talagang kung ano man yung lahat ng natutunan ko, I make sure na talagang ipapasa ko sa kanila, ituturo ko sa kanila like kung paano bang benta kasi in business ang number one kasi na skills na kailangan natin is 'di ba yung selling, how to close a sale. So since may experience na ako, I have these skills na kailangan ko rin sa business. And I make sure na sila mismo kaya nilang gawin yung ginagawa ko. Yung sinabi nga ni Miss Blood kanina na parang duplicate mo yung sarili mo. And the good thing with team naman, pag nagawa mo yun successfully, mayroong tinatawag na leverage. So yung work parang ma-multiply sa ibang tao. Kasi di ba, mayroon kasi tayong 24 hours lang in a day. Di ba? So lahat ng mga bagay na pwedeng yung mga gagawin natin, hindi naman natin siya magagawa ng tayo lang. Sabi nga ni Ma'am Glad, baka umiwalay na yung bumigyan na yung katawan niya. Kaya we have to delegate then to other people as well. And yun din kasi yung pwede may tulong sa kanila kung paano nila gagawin yung business. And good thing then is, yun nga, mali-leverage ka, parang mamumultiply ka to other people. Kumbaga, ito yung pinapractice din ng mga tycoons na business owners ngayon eh, yung leverage. For example, si ano na lang si yung may-ari ng SM si Hendrice, yung namatay na Hendrice, di ba? Di ba hindi natin siya nakikita nagbabagger, nagka-cashier, nagga-guard. Yun yung leverage. Multiply niya yung sarili niya sa ibang tao. So they hired people na marunong sa ganto, expert sa ganto, magaling sa ganto. So kaya well, doon talaga mahasa rin talaga yung talagang skills mo as a leader, parang leadership skills. So kailangan natin yun sa business. Kaya noong time na talagang nakikita ko sa mga distributor ko na ganito yung nangyayari sa kanila, kaya kong ipaintindi yung nangyayari sa kanila. And doon ko rin na-realize na parang ako lang din to before. Kaya mas nag-extend yung patience ko kasi nas naiintindihan ko sila eh. Kaya very important din talaga na na-experience mo lahat, di ba? So na-realize ko nga rin, may kinuwento sa akin yung friend ko, yung pag-franchise daw ng McDonald's, di ba, yung big franchise ng McDo, bago ka daw pala mag-franchise ng McDonald's, kailangan mo daw pala alamin yung lahat ng trabaho nun. Sabi ko, yes. Oh, anong sense? Kaya nga
kaya nga parang sabi ko nga ano, kaya pala ang taas nung success din ng franchise din. Kasi nga ikaw mismo ginugrow mo yung sarili mo and talagang pag hinandle mo yung business na yun, parang advanced na siya na hindi parang 99% kaya mo siyang i-handle. 'Di ba? Ganun naman pagdating sa business, tama, if you handle a lot of people, kailangan maintindihan mo sila isa-isa 'yun. So sa akin kumbaga, yun, ano, yung life lesson. Dumaan. Yes, pinagdaanan ko niya. Lahat sa kamay mo, yung ginagawa ng mga tao. Dumaan. So, pag nagkamali naman sila, nandiyan ka naman to coach them. Tama naman. Okay lang yan, ganyan. So, na-practice, Boss JM, ang iyong leadership? Oo, na-practice. Pero ako, medyo, naisip ko parang may laking pa rin naman eh. Kaya I keep on growing. And, so there's always room for improvement naman eh, di ba? Tama, Boss. Okay. So, ang dami nang kukomment dito. Baka kung makakapili kayo, mga ano, guests natin. May mga nababasa na ako dito. Siguro, gaganda ng mga sharing. Gusto nyo, screenshot nyo. Ano, magaganda yung mga binigay nilang comments dito. Oh. Nakaka-inspire talaga. Yan. So, syempre, mga viewers natin, don't forget to share this live. This will be our last part of OM Circle. Maganda eh, i-share nyo sa mga kaibigan yung gusto mag-business. Kasi, words of wisdom ang nakukuha natin dito. Words of wisdom, ha? Okay, so... So, Ma'am Jamie? Yes, and of course, syempre, alongside yun nga, actually na-mention naman natin kanina that yung services nila or the products are offered naman nationwide kasi nga may shipping na ngayon. But at the same time, it's always good to interact and get to know yung mga ka-TRCP natin or ka-OM circle natin who are within the area. So with that, we'd like to request you, of course, to share how our mga ka-TRCP natin or other people can reach you. So kung may page kayo, contact number, or ibang mga social media accounts. And of course, kung meron ba tayong mga pa-discount, freebie, or promo that you can offer to our TRCP members. Okay, mag-start po tayo kay Sir JM. Ayun. As OM or TRCP Circle, so I would like to offer my service and yung kung ano man yung pwede kong maitulong sa members natin, especially ngayong pandemic, 'di ba? Magtulungan tayo, what we can offer, what we can give, 'di ba? So and also kung of course kung if you want to avail that yung product namin like yung vitamins namin and also yung sa MaxiCare na that can help you to protect your family or protect your savings as well. Kasi nga the offer of MaxiCare is to give you advanced healthcare services na ayun nga, you pay for a minimum cost. And then may mga corresponding plan din kasi yan. So kung magkano yung coverage for that health card. So very important ngayong pandemic yan. And also, of course, the good thing is since naka-online tayo ngayon, I can give you the application or we can apply kahit online lang. So madali yung process ngayon kasi nga emails, online, etc. So don't worry kasi I can assist you everything. Kung may mga questions kayo, I can accommodate the best I can answer. So maybe you have a lot of concern dun sa ano. I-message nyo lang ako, JM Enrico, so yun yung Facebook official ko. And also, I have a Facebook page. I think, hindi ko alam kung kaya i-share din sa comment later para ma-visit nyo rin. And also, of course, in products namin sa Isana, yes, I give discounts and as much as possible, I give freebies din para makatulong lang din. Like sa ating mga viewers o sa ating mga talagang gusto maging healthy ngayon. Pandemic. Kasi ako, I'm a true believer of that product. Talagang buong family ginagamit namin siya. And
maybe some of you narinig niyo na yung products niyo or nakita niyo na, or maybe some of you naka-avail na rin in, you think it's costly kasi medyo talagang yung product is you can medyo ano eh, medyo talaga pricey siya, pero the good thing is kung compare natin siya sa iba, parang it's a lot of more sulit talaga yung pag-take ng vitamins ng Lizana kasi we cannot compare the quality na binigay din niya sana, kaya ganun din kaganda yung binibigay na benefits sa atin. And ayan, so basta kung may mga question kayo and sabitan nila ko. And syempre, since I'm part of this family or itong talagang TRCP members, I'm here then to share kung ano man yung pwede mong i-share sa group or sa page. And of course, I'm here to become your friends as well. Yeah, so friendly ako. Hindi, basta wala naman ibang magtutulungan kundi yung tayo-tayo lang din. Yes, so, kung ano man yung pwede natin ma-offer, di ba? And also, last din lang po, I highly encourage you to become OM Circle. Alam ko mayroon ka mga business dyan, may mga pinopromote ka rin ng mga businesses dyan. So, di ba? Mas maganda, mas maraming members dito. And mas maganda, sabi nga ni Sir Marvin, is maraming option na malay mo, yun nga, pagdating sa insurance, I'm just saying, I'm glad, pagdating sa vitamins, nandito kami ni Sir Chris. And also, marami pa dyang industry na wala pa siguro sa OM Circle. So, I highly encourage you guys to join us. And thank you, Sir Marvin, for this opportunity. And Jamie for this evening. And yan, thank you for the viewers. Boss JM, saan area ka ngayon? Well, before kasi actually sa Mandalu yung ako nakatira before, pero recently lang kasi di ba alam mo yung threat ng COVID, recently moved here sa Rizal, sa Rizal province. So pero bumabalik-balik pa lang sa Mandalu kasi may mga inaandil din kasi ako mga yung pinapaupahan din namin naman. Okay, thank you, Sir JM. Thank you very much. So, yung mga ka-TRCP natin na nasa Rizal or Mandaluyong. Yes. Tama. PM nyo si Boss JM. Pwede naman siguro mag-meet kahit dalawa lang kayo. Okay na yun. Basta may social distance. Pwede na. Pwede na. Diba? Kaya online. Online, sabi mo, diba? Online na po. Online. Paano, Jamie? Ayan, kay Sir Chris naman po tayo. So, thank you very much po. So, once again po, yung ating product is when there is a product that can help a lot of people, there could be a great business opportunity behind it. So, kung gusto ko po makatulong sa ating mga members ng TRCP, so napakadali lang po sa kung business po yung pag-uusapan, meron po kami mga packages na available. So, kung talagang business po, meron po kaming business package na worth 15,000 at the same time, product, parang binili lang po natin yung product at mayroon po kayong 15,000 discount voucher. Yun po yung kagandahan ng ating complan. And then kung sabi nyo, malaki. Meron din po kaming discount naman po. Meron po kaming 5,000 at tinatawag po naming hyper mini na packages worth 5,000 plus 5,000 din po yung kanyang voucher. So yun po yung kagandahan ng business ng MCOR. And then hindi lang po pala alkaline C yung ating product. Meron din po kaming choco, meron din po kaming kape, meron din po kaming restore, yung pang toxin. Tapos yung pampaganda po tulad ni Miss Glad at saka ni Miss Jamie, yung pong sabon. Ayan. At yung po, sabon. Sexy po na sinasabi ni Sir Marwin, meron po kaming 24 Alkawai. At yung pala yung hinahanap mo, Sir Marvin. 24 Alkawai. Nakapagandis ako kanina. And then yung pong isa namin na pinaka 2430, bakit 2430 siya? 24 hours po na sa kamay po. At kung sa mga item po natin o yung mga bagay na hinahawakan is 30 days po siya effective. Ayan po. Oh, ganda naman. Ito po yung 2430 natin. Ayan. So, doon po sa mga gusto pong mag-avail o makatulong o
sa business ko, gusto nyo lang mag-part-time, online selling, so you can reach me at my Facebook at AMBC Pampanga or call me at or text at 0918-933-2318 or yung personal number ko po ng 0908-8675-975. Yeah. Sinanggad ko pala, taga Batangas. Taga Batangas po ako, doon po ako pinanganak sa Lipa. Yun, doon din pala, iisang pisa. So, salamat po and sa pag-invite po dito sa ating ano, Ras Art Show. Salamat po, Sir Chris. Of course, ito na tayo kay Sis Glad. Ayan. Of course, thank you, Sir Marvin and Sis Jamie. Sa ating mga ka-OMs and mga aspirants, isa-isahin ko bilang CEO, yes, CEO, CEO of Estilo La Vie, ayan, yan po yung aking personal brand. I will give 10% discount, free shipping pa po nationwide for all TRCP OMs. Ayan, exclusive po yan sa atin. And of course, on the side, meron din akong skincare. I am the authorized city distributor of V-Line Skincare. Hello mga VVs. Ayan. And ng Naked Skin Batangas. So, hawak ko po ang buong Batangas. And of course, bilang CPA, I can give you a discounted package, 'di ba? If you need help for SEC registration, business registration, etc., that is regarding tax or any service na ang CPAs po ang nagpo-provide, I can help you. Yan. And of course, lastly, bilang Sun Life manager, I can offer you two things. If you are my client, I can offer you personal money management, unlimited consultation, budgeting. I will teach you how to budget, how to save, and I will teach you kung paano din mag-start, mag-ipon para makapag-business ka din, and tailored fit plans na marirealize mo hindi mahal ang insurance, hindi mahal ang investment. Of course, kung hindi kita client, it's okay. If you want to learn, you can just message me. I will educate you. Okay lang. May time tayo dyan. And if ikaw naman ay isang naghahanap ng side hustle and you want to experience a brighter life, kung ano yung, makikita nyo yan sa personal Facebook account ko, mapost po kasi akong tao. Hindi ako mapakali sa buhay. Madami akong ginagawa, pero I'm enjoying my time. So, I can hone you to be the best financial advisor your clients can have. I will add you to my team and magiging ano tayo doon. Happy lang. Walang pressure, no sales quota. Ang kailangan ko, marunong makinig, marunong sumunod kasi para matuto ka. And to trust me fully na dadalahin kita sa maganda, hindi kita pababayaan. Yun lang. Alright. So much. So much to offer mga, naman ang ating mga ka-OM circle. Ganda na mga sinabi nila, Ma'am Jamie, di ba? Yes. Okay, so mga guests natin, so it's time for you to choose kung may napili na ba kayo o wala pa. Pili kayo ng mga comment. Browse na po nila, ha? Kasi, browse na lang yan, ha? Oo, kasi nagdami-dami. Mamaya sabihin nyo kung sino yung napili nyo, name at saka kung ano yung sinabi nila. Habang namimili sila, Ma'am Jamie, nakaka-inspire yung mga sinabi nila, di ba? Actually, kayo ni Ayo at saka ni Juju for last part 1 and part 2 ay marami natin kayo na dinig sa ibang OM circle. Ako kasi, di ba? Ngayon lang ako nakasama. But anyway, punong-puno po ng information, ng inspiration yung kanilang mga sinabi. At ang nakakatuwa kasi nito, hindi lang sila nagbigay ng information. Hindi lang sila tumulong sa pagbibigay ng information, nagbigay din sila ng tulong sa pagbibigay ng opportunity. Yan. So, inyo napakaganda. Pag may oportunidad, grab it. Yan. Kung gusto maging OM, may EB, grab it. Parang ganun lang yan. Tama. Diba? Business, yes. Opportunity, you grab it. Yan. So, yes. May mga nakita na ako dito. Nakapili na po ba kayo ng ating ano best comment for you? Sige. Unahin natin si Boss Chris. May napili ka na po ba?
na browse nyo na po. Medyo marami-rami ang mga comment ng ating mga ka-TRCP. Sa page natin, na kasi may mga nag-message sa akin, hindi ko nalang makita yung live. Sabi ko, boss, nasa page po, i-check nyo lang. Okay, boss, please. May nakita po ako dito from Tata Kielsai. Okay. Basahin ko po. For me to start... Tama po? Babasahin ko? Sige po. For me to start a business, kailangan may tiwala ka sa mga product na ibebenta mo. May tiwala ka sa sarili mo at handa ka. Kung hindi man mag-click ang negosyo mo, keep in mind na nagsisimula ka pa lang. Dami pang mga mangyayari sa hinaharap. Ang importante, natuto ka sa araw-araw na ginagawa mo sa negosyo mo. Huwag mong isipin ROI kaagad. Ang importante, araw-araw tumatakbo ang negosyo mo. Ma-realize mo na lang after 1 year, makikita mo ang kabuang success ng negosyo mo kung ito ay kudo ba ay failed or successful. Ayan po. Yun, palakpakan naman natin si Sir Tata. Napakaganda, very inspiring ang iyong message. It teaches how to be patient sa ating ginagawang ito. Okay, salamat Sir Chris and congratulations for our first winner, Sir Tata. Yan. Huwag kang mag-alala, may message kita. Hindi kami message, message mo Sir Marv. Message mo ako? Chat tayo. Okay, Boss JM, may napili ka na ba? Ako, ito medyo simple lang pero mukhang malalim. Okay. Invest, work on... Sino mo na, kay ano? Kay Miss Cherry Celosia Villas. Okay. Villas. Cherry Villas. Oh, okay. Villas. Oh. Sabi niya, invest, work on where you have the knowledge, skills, and most of all, passion. It works kahit pandemic. Oo, oh, tama. Diba? Tama naman. So, palakpakan natin. Congratulations, Ma'am Cherry Villas. Yan. And last but not the least, Ma'am Glad. Ayan. For me, Mr. or Miss Frances Alpariza. Ayan. Hindi mo kalala si Frances. Hindi! Oh, ano ba yan? What's the moderator of Miss Visayas? Ano bang sinabi niya? Ayan, sige sis, pakibasa. Yung nabusta mo. Oh, wait, sige, go. You go ahead. Pero meron pa naman ako reserved. Sige, okay lang. Si Frances. Oh. Number one, assess your capacity. Two, research. Think of a venture aligned or according to your capacity. Number three is innovate according to the nature of your business. Number four, continue doing what is working and stop doing what is not. Number six, be relevant and follow the sites or pages of other brands. Wow, ang galing naman ng mga ka-TRCP natin. Palakpakan talaga si Bros Paracels. Bullet notes ang kanyang mga binigay sa atin. Yeah. Okay, so congratulations sa inyo pong tatlo. Makakatanggap po kayo sa from TRCP ng special simple gift. Yan. Huwag kayo mag-alala, ma-appreciate nyo yung matatanggap nyo. Malay nyo, ano, lupa na nasa paso. Sa pang-unit. Biro lang, biro lang. Maraming salamat po, Boss JM, Boss Chris, and Gladys. Thank you so much, yan. Si Boss JM, just... saya hindi nakaabol eh. Pero maraming salamat din, Boss JM. Part 3, mga viewers ng ating OM Circle. At huwag kayong mag-alala kasi katulad din sinabi ko kanina, hindi po dito titigil yung ating pag-launch or pag-introduce sa mga OM Circle. So paano po kung kayo ay official member na at hindi pa kayo included sa OM Circle? I-search nyo lang po sa group OM Circle. Tapos meron po dong link. Yung link na yon, i-fill up nyo po yon. Tapos, irarun po namin yung summary. I-check namin yung mga bagong nadagdag. Tapos, isasama po namin kayo sa group chat. Kasi may group chat po ang mga OM Circle at doon po kami nagbibigay ng information para matulungan din natin sila. So, good news ating mga OM Circle. By next year, meron po tayong pinaplanong maganda. I'm sure maganda to. Ooh, makakatulong po sa ating lahat. Okay? So, yeah. Ma'am Jamie? Ayan, of course, maraming salamat po for yung ating mga guests. Aside from our guests, we'd like to thank our yung mga ka-TRCP natin who actively participated naman dito sa ating
conversation, ang dami po nilang mga na-share na ideas dun sa ating question for the evening about how to start a business, as well as yung mga masipag pong mga bumati at nanood at nag-view at nag-share ng ating Rush Hour show. We are very thankful for your support, and we are sure na hindi lang po yung show ang sinusupport ninyo, but of course, itong mga ka-TRCP natin who are also offering their products and services to all of us. So, yes. We are lucky to have each other, kumbaga. Diba? We are lucky to have yung mga ka-TRCP natin who have their businesses and products and services that they can offer to us. And at the same time, they are lucky to have you because you're ready to support and, you know, listen to what they have to share to us this evening and, you know, dun sa mga page po nila. So, we hope you continue doing so. Supporting their businesses and supporting the Rush Hour show. Yes. At syempre, mga viewers natin, sino pa bang susuportahan natin, di ba? Yung legit. Legit po, I'm sure kayo na, di ba? Yung, alam mong, may kalidad ang ibibigay na servisyo at ang produkto. Kaya, if you need help, if you need assistance, you can message us directly and we will channel the contact person o kung sino yung pwede nyo makausap sa ating mga OM circle. Kasi I know and I believe na hindi natin kailangan sa isang ano lang, lugar lang, kung meron tayong investment sa isang lang at ating paikutin, kailangan multiple tayo. Yes. Para pag nagka-problema isa, may backup ka. So magandang lesson po talaga yan. At syempre, Ma'am Jamie, pasalamatan din natin yung mga previous guests natin sa part 1 and part 2. Yan, sa mga full support po nila. So, muli, magandang gabi sa inyo. And ito, additional announcement mga viewers. We still have 20 viewers dito. On Sunday. So, alam niyo na kung ano meron sa, alam mo meron sa Sunday. Halaga yan. Grabe yan, grabe. It will be a third anniversary celebration. Woo-hoo! Online celebration. Yan. So, we do hope na mga official members po natin ay magkita-kita tayo. And in-end po namin ang guidelines sa ating group chat. Sana mabasa nyo. Read it thoroughly. Intindihin po dahil may mga procedure tayo doon. At the same time, we would like to apologize delay for the shirt, for the late orders. Pinapangako po namin, ipapadala agad namin agad-agad ako mismo. Hands on, ipapadala ko agad sa inyo para maisuot na, alam ko, excited na kayo. Fine. Hindi man natin ito maisuot sa on the day itself, sa anniversary, but don't worry, marami pa naman tayong event na pwede nyo ma-flex ang inyong muscles at sexy body. mga superhero, ano, peg. So, abangan nyo ang ating anniversary, 3 p.m. September 26, pero magbubukas na tayo ng ating link 1 hour ahead. Yan, para naman makasama natin yung iba natin mga official members. Okay. So, ating anniversary na walang karaffle-raffle. Wala. Wala. Masyari tayong, wala tayong mga walang pagigay. Ganap. Oo, wala. Parang, ito lang, kita-kita lang, usap-usap, gano'n lang ang mangyayari natin. Ayan. Siyempre, hindi magiging posible lahat na magiging celebration natin kung wala ang ating mga official partners at mga official OM circles na full 101 support sa TRCP. Maraming salamat po sa inyo. Yeah, no po. And of course, natin din po natin ang mga admin at moderator ng TRCP. Yes, mga admin ever supportive. Maraming salamat po. Oo. Abangan nyo ha, mga official members, kasi meron tayong napaka-importanting information na kailangan nyong malaman sa Sunday. Yan. Ayan. Okay. So, okay. Let's wrap it up, Ma'am Jamie. Tama po. Thank you so much. So once again, we hope that we can see you again in the next Rush Hour show. We have it every second and fourth Fridays of the month at 8 p.m. So, syempre, every topic that we come up for each episode, we hope to give value to all of you. So, we look forward to seeing you in the next Rush Hour show. Maraming salamat po. And see you on the anniversary. Yes, yun po muna. Goodbye. Bago yung thank you po. Thank you. Thank you po.
Good night. Thank you. Okay, 3, 2,